Hello, mga kababayan. Ako po muli ito. Guys, opinion vlog. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-like, subscribe, at share, mga kababayan. Musta po kayong lahat, lalo na po sa mga kapwa ko, OFWs around the world. So, yung topic natin ngayon, ito walang katapusan, si General Bantag. Alam naman natin na talagang kinawawa siya ngayon, no? At may participation ang gobyernong Bongbong Marcos sa pagkawawa kay General Bantag ngayon. So, alam na ninyo yung bakit. Ilang beses na yan, tinatak ng iba't ibang mga vloggers. So, ngayon, pag-usapan natin itong si Attorney Libayan, no, ng kabatas natin, na isang lawyer at at the same time vlogger, na ipinagtanggol po ang ating mahal na General Bantag, at iniisa-isa po niya yung mga issues na binabato kay General Bantag, at sinasagot niya ito at binibigyan ng diin, at kung ina-explain din niya, no, kung anong epekto nito, anong batas ba, ito, epektibo ba ito or hindi, or anong mangyayari, lalo na sa additional na statement ni Joel Escorial, na kung saan ay sinabi niya na ngayong patay na si John Villamor ay kailangan niya ng isiwalat yung utak ng nag-utos sa kanila sa pagpatay kay Percy Lapit ay nagngalang Bantag, no, yung kanyang supplemental affidavit. So, in-explain din ni Attorney Libayan kung malaki ba ang chance nito na yung, talagang epektibo. So, in-explain niya kung bakit. So, panoorin po ninyo, mga kababayan, at ito na po ang video. Natin ngayon ay yung mastermind doon sa pagpaslang kay Percy Lapid. Eh, parang ganito nga, no? May latest na balita galing sa GMA News na may pangalang Bantag daw na binanggit, no? Doon sa pagpatay, doon sa mga, doon, syempre, hindi lang naman sa pagpatay, kasi sinasabi parang mastermind itong si General Bantag doon na sa issue na umiikot sa pagpatay kay Percy Lapid. Alam niyo, mga kabatas natin, napaka-convenient din naman kasi talaga na i-blame itong si General Bantag. Pero, no, up to this moment, mga kabatas natin, hindi ko pa rin maintindihan yung ginagawa ng PNP na ganito, na parang online investigation, na parang yung buong Pilipinas sinasali at binibigyan nila ng mga pahayag. Binibigyan nila ng mga idea kung sino ang mastermind, ano ang nangyari. Kung naaalala nyo yung namatay na si Christine Dasera noon, ano, ganyan din ang ginawa ng PNP noon dyan. Diba? Nagunahan sa media, nagbigay ng kanya-kanyang mga pahayag, yung mga tao, kung ano ang nangyari. In the end, naging circus lang yung investigasyon. Hindi rin pumasok yung murder. In other words, na-discarry lang yung investigasyon. Ngayon, ano na? Wala na. Diba? Alam nyo dun sa Christine Dasera case, napahiya yung PNP dun. At yung PNP mismo, no, inamin nila doon sa kanilang organisasyon na dapat hindi kasi kung sino-sino lang ang nagbibigay ng pahayag. Diba? Dito naman sa Percy Lapid case, mga kapatas natin, may spokesperson, may abogado, may Department of Justice Secretary, may iba't ibang colonel, pumupunta sa Rafi Tulfo in Action, pumupunta sa iba't ibang vloggers, pumupunta sa iba't ibang mga news agency, iba-iba yung pahayag. Diba? Ito, tignan nyo mga kapatas natin, no, kung sino yung sinasabi nila na mastermind. Isang nagngangalang Bantag ang lumutang sa dagdag na affidavit ng sumukong gunman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid na si Joel Escorial. Ang Bantag. Yan, mga kabatas natin, ano, yung middleman kasi, di ba, under sa kustodiya ng hinahawakang ahensya ni General Bantag. Ngayon, yung mga testigo nila, binabanggit na rin si General Bantag daw ayon doon sa affidavit. Ano ba ang bigat ng mga affidavit na ito? Mga kabatas natin, these affidavits are merely statements. Ano ho? And of course,
It will be self-serving, depende kung sino yung nagbibigay ng statement. This will be admitted into evidence only after cross-examination. So, hindi porke merong ebidensya na affidavit o merong salaysay, hanggat hindi pa ho ito nako-cross-examine, hindi pa ito magiging ebidensya. It is merely hearsay. Okay? So, ibig sabihin, itong mga affidavits na ito na parang pinapakita na nila na totoo, na tunay, without going through due process na ipipresent sa korte yan, magko-cross-examine, tapos syempre after cross-examination dyan, iwi-weigh o titimbangin ng judge ang kredibilidad nung nagsasalita at saka syempre yung katotohanan ng mga statements niya. Doon lang makikita kung totoo ito o hindi. Hindi porke lumabas na yan sa mga statements ng mga di umano, no, may kinalaman doon sa kaso, eh katotohanan na yan. Okay, tuloy natin. Tag na sinasabi niya, pinanggit daw sa kanya ng umano'y middleman na si Cristito Villamor Palanya bago ito mamatay, na nag-utos daw sa kanilang patayin si Lapid. Tinutukan niya ni John Consulta. Exclusive. Yan, mga kapatas natin. May papakita ka rin akong video dito sa dulo dito, mga kapatas natin. Yung katotohanan na binanggit ni former Director General ng Bureau of Corrections, mga kapatas natin, kung saan parang alam niya na 5 days ago pa sa kanyang interview na siya yung pagbibintangan sa lahat ng nangyaring ito kay Percy Lapid. Ano? Isa sa mga dokumentong isinumite sa preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid ang 5 pahinang supplemental affidavit na ito ng umaming gunman na si Joel Escorial. Sa Yan mga kabatas natin, ano, ito yung si Joel Escorial, ito yung umaming gunman. No, ito yung nakita natin na naka-bulletproof vest tapos naka-mask, yung naka-full battle gear na humarap sa korte, sa press. Ano, na kasama si Department of Justice Secretary Remulla. Ngayon, ito ay hindi yung original na affidavit. Ito ay supplemental affidavit. Anong ibig sabihin ng supplemental affidavit? Ibig sabihin yung mga nakalagay dito, mga kabatas natin, ay hindi kasali doon sa mga original na statements niya. Diba? Yun mga kabatas natin ay medyo fishy rin. Because if of course you have personalities, no? O kaya big personalities who are involved in a particular incident. Ang maaalala mo naman talaga umpisa pa lang, ano, eh yung mga big personalities na eh. Diba? Kumbaga, parang sa crowd, kung tumingin ka sa crowd tapos may nakita kang sikat o kaya kakilala mo, sino yung una mong matatandaan? Diba? Tapos ito, syempre, mga kabatas natin, pag binabanggit yung pangalan, kunwari binanggit yung pangalang Bantag, syempre kikilalanin mo kung sino si Bantag kasi yung bibigay sa'yo eh. Tapos yung instructions na ano na binibigay sa'yo, eh, hindi naman instructions yun kung paano magluto. Hindi naman instructions yun para paano mag-install ng isang software. Diba? Instruction yun para pumas lang ng isang tao. Of course, kahit gaano ka karahas na tao, diba? Kahit gaano ka kawalang pusong tao, kahit gaano ka ka-stoic, you still fear for your safety because that's human instinct. Siyempre, kikilalanin mo yung mga tao na binabanggit sa'yo. Ngayon, nung unang salaysay niya, wala ito. Pangalawang salaysay niya, dinagdag na. Diba? O siyempre, yung mga tao dito, pagtitignan nyo, ano ho,
Pag titignan nyo dito, yung mga comments ng mga tao, kawawa si Bantag, pinagkaisahan talaga, kawawa talaga ang Pinas. Pag matino ka, gagawan ka ng paraan para maalis ka sa pwesto. Yun yung sinabi ni John, yan. They can't bring Bantag down. Kalokohan, sinasabi niya. Gumagawa lang daw sila ng kwento, sabi ni Dante Bagsa. No? Tapos yun, sabi ang kawawa dyan, yung pamilya ni Percy Lapid, hindi mabibigyan tunay na hostisya, dapat maging mapagmatyaga, mapagmatyag sila kung gusto talaga ng tunay na hostisya. Diba? Napakadumi ng lipunan. So titignan nyo dito, mga kabatas natin, halos lahat ng comment section. At least, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 plus, no? Halos lahat, no? Siguro mga 20 na first most relevant comments dito, ano ho, yung top comments dito pro kay Bantag. Hindi ko pa nakita at wala akong nakita na against kay Bantag dito. Diba? Napakausay ng Bilibid Serie, ano, dulo. Kawawang General Bantag. Sa dulo-dulo na, talagang they feel for General Bantag. No? O, tuloy natin ito. Supplemental affidavit na may petsa October 22, 2022 na ibinigay ng aming source sa GMA News. Sinabi ni Escorial na nang malaman niyang patay na ang itinuro niyang middleman na si Cristito Villamor pala niya, nais daw niyang idagdag ang kanilang napag-usapan bago ito namatay. Sa kanilang pag-uusap daw noong October 16, 2022, bandang alas 8 ng gabi, sinabi ni Villamor pala niya na kapag nahuli siya ng polis, huwag daw niyang sabihin na isang Bantag ang nag-utos sa kanila na patay. Diba? Napaka inconsistent with human experience. Kapag ikaw middleman, ang dahilan kung bakit nagpapagawa ka ng isang trabaho, dumadaan ka sa isang middleman at hindi ikaw diretso yung gumagawa o naguutos ay dahil para hindi ka makilala. Ngayon, ang weird dito, mga kabatas natin, hindi kilala nung si Joel Escorial, si Bantag. Diba? Hindi niya kilala bilang siya yung nag-utos. Pero parang sinasabi dito, no, na parang out of the blue, uy, huwag mong sasabihin na si Bantag ang nag-utos sa amin. Parang huwag mong sasabihin ang sagot letter A, ha? Eh, hindi niya alam yung sagot. Parang hirap na hirap. Ito yung tingnan niya kung gaano ka-absurd itong gantong klaseng salaysay. Kung totoo ka na ganyan yung nangyari. Pero syempre, mga kabatas natin, pwedeng totoo rin yan. Pero ang sasabihin ko sa inyo, sa obserbasyon ko lang, kung bakit ang dali-dali na mga punitin yung ganyang klaseng salaysay. Kasi nga, yun nga sinabi ko, magpapatrabaho ka sa isang tao, hindi naman tinatanong, di ba? Hindi naman tinatanong kung sino yung nagpatrabaho, pero out of the blue, sasabihin sa'yo nung nagpatrabaho sa'yo, na huwag mong sabihin, ha, na si Bantag ang nagpagawa sa atin. Eh kung ayaw mong sabihin niya, o di huwag mo nang banggitin si Bantag, kasi kung hindi mo binanggit si Bantag, di wala siyang idea kung sino yung nagpagawa sa kanya. Di ba? Parang ako, mag-uutos ako sa isang tao, sasabihin ko, gawin mo ito, di ba? Tapos ipagawa mo kay ganto, nagle-layers-layers ako eh. So obviously, para hindi ako makilala. Ngayon, uutusan mo yung tao na huwag sabihin na yung nag-utos ay si Bantag. Eh hindi niya nga alam kung sino. Ay, awan ko ba? Pero magulo lang talaga, no? Sa aming pag-uusap noong October 16, 2022, mga bandang alas 8 ng gabi, sinabi po niya sa akin na kapag nahuli ako ng mga polis, huwag ko daw pong sabihin na si Bantag ang nag-utos sa amin. O di sinabi niya na ngayon, pero this is weird, no? Tulad na sinabi ko, kung if you will add layers to a work, no, para magkaroon ng anonymity, hindi mo pwedeng papatrabuhin mo, may middleman ka, meron kang trigger man, marami kang man, tapos lahat ng mga yun, sasabihin mo kung sino yung nagpatrabaho, di wala anong punto pa na gumagawa o nagkakaroon ka ng middleman. Di ba?
patayin si Percy Lapid. Sinabi pa raw ni Villamor na okay lang daw na siya ang ituro dahil kapag umamin daw siya ay siguradong papatayin siya sa loob ng Bilibid. Ito raw ang dahilan kung bakit di niya ito sinabi nung una siyang tinanong ng mga polis nang siya ay sumuko. Pero, di ba? Yun yung kwento. So, ang ituro mo lang daw ay si Villamor. Kasi siguradong papatayin siya. So ito kasi ang mangyayari, no? Wala rin naman palang kwenta na parang bantayan itong si Villamor pag nung tinuro siya. Kasi nga, sigurado naman daw na mamamatay siya. O bakit umiiyak ng mga tao ngayon na namatay siya? Dito sa kwentong ito, dahil patay na siya, ay sasabihin ko na po talaga, sinabi niya sa akin na si Bantag ang nag-uto sa amin. So ibig sabihin dito, mga kabatas natin, mas takot siya kay Villamor kaysa kay Bantag. Si Villamor nakakulong. Pero nung namatay na si Villamor, okay nang sabihin si Bantag ang ulo ng lahat. Naiintindihan niyo ba yung gusto kong ipundo? Medyo siguro, kasi nagugulo na din yung utak ko, siguro medyo magulo. Kaya mga kapatid, naiintindihan niyo ba yung gusto niyang sabihin dito na inutusan siya ni Villamor na huwag sabihin na si Bantag ang nagutos? Di ba? So, sige. No, hindi ko sasabihin na si Bantag ang nagutos kasi buhay pa si Villamor, di ba? Nung namatay si Villamor, gumawa siya ng affidavit ulit, supplemental affidavit, sinabi niya na si Bantag na yung pumatay kasi nga namatay na si Villamor. Ay pumatay, nag-utos kasi nga patay na si Villamor. Mas takot ka doon sa nakakulong na hindi ka naman pwedeng galawin kaysa doon sa Director General ng Bureau of Corrections, General, na mas makapangyarihan ng malayo kaysa doon sa kinakatakutan mong si Villamor na nakakulong. Kaya ang daming nagdududa, mga kabatas natin. The script is not good. Diba? Mas takot ka doon sa walang magagawa sa'yo doon sa nakakulong. Ngayong patay na raw si Villamor Palanya, ay sasabihin na raw ni Escorial na ang nag-unos sa kanila ay nagngangalang Bantag. Dalawang araw matapos ang kanilang huling pag-uusap. Namatay na si Villamor. Pwede ko nang... Ano yun? Word of honor ba yun kasi? May word of honor siya doon kay Villamor na hindi ko sasabihin. Pero syempre pag word of honor yan, kahit patay na siya, i-honor mo pa rin yung word mo. Kasi word yun eh. Hindi naman wala namang expiration date yun eh. Basta binanggit mo, binanggit mo. Ewan ko ba? Natagpo ang patay si Villamor Palanya sa loob ng kanyang selda. Hindi binigay ang buong pangalan ng tinutukoy nilang Bantag. Pero ang hepe ng Bureau of Corrections noong panahon na yun ay ang suspendido ngayong si Gerald Bantag na kabilang sa tinukoy na persons of interest ng pulisya. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Bantag. Pero ito, mga kabatas natin, sinusubukan nilang makuha yung panig ni Bantag. This was just hours ago, no? Pero itong si Bantag, mga kabatas natin, meron na siyang binanggit doon kay Katunying. Di ba? Ito, 5 days ago pa to, no? Dito sa tune in kay Tunying. Tignan nyo yung sinasabi niya dito. Ang pronouncement ng PNP ay may duda daw po doon sa pagkamatay ni Villamor. Nararamdaman niyo po ba na kayo na ang tinutumbok na mastermind ng nangyari kay Percy Lapid sa sarili niyo? Oo, tama yung sinasabi mo, Katunying, na parang ako na nga. Dahil ang dami, 160, bakit hindi i-relieve yun ng BJP na sinasabing nandun doon yung middleman? Sabag, hindi siguro naman. Tandaan niyo ito, 5 days ago ito, ah. Tapos nagkaroon ng supplemental judicial affidavit